Indindihin, aralin at isabuhay ang financial literacy na magpapaunlad ng kalagayang pananalapi sa lapi ng Pinoy sa Lapinoy. One way of investing your money is through retail treasury bond. Ano to? Nosebleed sa iba. Pero kung ito magpapayaman sa'yo, tara, intindihin natin. Ano ba to? Paano at bakit? Sasagutin yan, syempre, ng ating resident financial advisor, Mr. Arman Benko. Hi, Arman. Hey, magandang araw at salamat. Nandito tayo ulit sa Entrepinoy Revolution. Nosebleed yun, sa iba. Retail treasury bond. Paliwanag mo to. Bakit maganda to? Ang pinaka-safe na paglalagyan ng ating kaperahan ay ipautang mo sa pamahalaan ng Republika ng Pilipinas. So gobyerno ka mag-i-invest? Pinapahiram mo ang pera mo. Ang minimum na pagsali dito, 5,000 pesos. Ganon kaliit na pera. Pwede mong pautang sa pamahalaan. Pinautang mo ngayon kay Republic of the Philippines. Bakit mo naman papautangin yung pamahalaan? Ito ang pinaka-safe dahil sa simpleng dahilan, pag minsan grade schooler, mas tama pa ang sagot. Kasi pamahalaan ang nag-iimprenta ng pera. Yun. So kung magpapautang ka sa banko, magpapautang ka sa mga malalaking kumpanya, kapag dumating na yung panahon na kailangan nilang bayaran ang kanilang hiniram na pera sa'yo at wala silang pera, paano yun? Mangungutang pa sila o magbebenta sila ng ari-arian. Ang pamahalaan, pag dumating na yung takdang panahon na isauli yung hiniram na pera sa atin at nagpahiram ka kasi sa kanila, maring meron na silang pera nakatabi or kung wala na silang pera, mag-iimprenta lang ng pera. Correct. So, kaya sinasabing almost risk-free ang pagpautang sa pamahalaan ng Republika ng Pilipinas ng iyong piso. Iba yung dollar ang pinapautang mo sa pamahalaan ng Republika ng Pilipinas. Ito, tawag retail treasury bond. Bakit retail? Individual. Bawat tao, pwede niyang ipahiram yung 5,000 pesos. Kadalasan ay 5 taon bago isauli sa'yo. Okay. Pero habang hinihintay mong isauli sa'yo, every year, kumikita. 4 times a year, binibigay sa'yo yung interest. Okay. At ang interest nitong katatapos lang na pag-alok ng pamahalaan ng retail treasury bonds, ay halos 6% a year. Malaki yun. Sasabihin ng iba, ikaw alam mo, dahil alam mo ang mga pinaglalagyan mo ng pera. Yung iba, malaki ba yun? Maliit. Kapag ang pera natin nasa mga malalaking banko, wala pang 1%. Correct. Wala pang kalahati ng 1%. Ito, halos 6% ang ibibigay sa'yo ng pamahalaan. Ito ang 6% every year. Okay. Sabi mo, dinidistribute yan 4 times a year. Yes. So makukuha mo siya ng mga every 3 months, yung 1/4 ng 6% ay binibigay, pinapay out kagad sa'yo. So sa mga gusto na halos sigurado na sila ay mabayaran at mabigyan noong pinangako na interest, retail treasury bonds. Ngayon, paano kukunin ng retail treasury bond? Pupunta ba ako sa Malacanang, papahiram ko yung 5,000 pesos ko? Pupunta lang po kayo sa mga commercial banks, yung mga kilala nating banko. Lahat ng banko. Tatanungin nyo lang po sa teller, sa branch manager, meron pa ho bang retail treasury bonds na nasa inyong poder? Obligado sila na ibigay kung meron pa. Nagkakaubusan kasi yan. Talagang ano yun, dinadagsa ng tao. Dinadagsa. Bigyan natin lang ng halimbawa kasi pwede naman nilang abangan to in the future. Yes. Ano ba every season ba na nag-release sila niyan? Huling labas was March 2022, this year. Okay. Tapos ngayon, September, September 2, yung deadline. Pero miski natapos na ang deadline. Meron pa rin. Meron pa rin kapag pumunta kayo sa mga banko at meron pa sila sa inventaryo nila. Kung may magandang relasyon kayo sa branch manager ninyo, malamang natawagan kayo o pwede niyong pakiusapan kung meron. Bigyan natin ng konkretong komputasyon to. Meron siyang 100,000 OFW, may ipon. Yes. Sabi mo, 5 years ilalagay niya doon. Yes. O kagaya, nagpapaaral siya ngayon ng first year ng architecture. Pag-graduate noon, may pera. May 100,000 siya, gusto niyang ilagay. So magkano ang kikitain niya doon monthly? Kikita siya ng 6,000 a year or 500 pesos a month.
Okay. Kung yun ay ikukumpara natin sa banko, kikita siya ng yung 100,000 niya, kikita ng 600 pesos or 50 pesos a month versus almost times 10, 500 pesos every month doon sa pera niya na nilagay niya sa retail treasury bond. So every month makakakuha siya noon or every three months makakakuha siya ng 1,500 yung pera niya buong-buo pa din yes. At sa loob ng limang taon pwede niyang kunin yun. Paano kung kailangan niya in the middle of it? Pwede ba very niyang, good question. Pwede ba niyang kunin? Yes, pwede niyang pre-terminate. Okay. Nakakadalawang taon. Tatlong taon pa lang. Ibalik niya kung saan niya kinuha yung retail treasury bond at ibabalik sa kanya agad yung pinahiram niyang amount or principal. Uh-oh. Kaya, miski natapos na yung deadline, pagminsan meron pa sa inventaryo kasi okay. Meron mga nagsasauli. Oo, at saka siyempre napaka-safe. Yes, dahil ang nangangako, pamahalaan ng Republika ng Pilipinas. Oo, tapos mataas yung interest ha? Mataas ang interest kumpara sa iba pang fixed income na tawag nila dahil alam mo na kung magkano ang kinikita kaya tinawag na fixed income. Kumusta ngayon ang, sa ngayon as we speak, kumusta ang rate sa yung hindi fixed? Mas tumaas pa, mataas ba doon? Napaka-volatile. Tulad ng natutunan ko sa yung konsepto, VUCA. Nalala mo, no? Sa'yo ko lang unang na talaga naintindihan yon. Very volatile pa rin. Very uncertain. Complex. Sequestered, complex and ambiguous. Sa'yo ko yon. Kay Dr. Carl Balita mo natutunan yon. Napaka-laki pa na ng presensya ng VUCA environment. Mm-mm. Kaya yung hindi fixed ang kita ng mga investment, ngayong buwan, okay. Susunod na buwan, bagsak. Mm-mm. Ang cryptocurrency, yung hinahanda natin sunod na episode, very, very volatile. Ayan, nako. Maraming salamat ha sa pagpapakilala sa atin yan. Maraming ni-nosebleed yan ha. Kasi retail, treasury, bond. I-consider nyo pong abangan yan dahil magandang paglagyan ng pera, safe na, kumikita pa, quarterly. Na, pag may itatabi-tabi kayo dyan, lagay nyo doon, malaking bagay yun. Ano ha?